So, nagpapasalamat po tayo sa ayong panibagong araw na pinagkaloob po ng Lord, ako saan tayo po bilang pong church ay makakasamba sa ating buhay na Diyos. Yun, praise God po. Praise God po ba? Amen. Praise God. So, yan. Inimbitahan po natin ang lahat na tumayo po sa kanila. Ayan. Ayan, so bago po natin papurihan at awitan ng Panginoon, hayaan nyo lang po ang inyong lingkod na mag-share po ng Bible verse sa mga awit 28 verses 6 and 7. Sabi po dito, pakibasa po, si Yahweh ay dapat purihin, dininig niya ang aking mga daing, si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa kanya na halagak, tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Alright. So, ito pong verse po na ito ay, ano po, panaghoy po ni David nung siya po ay marami pong mga na-experience po na kalaban po. So, hinihingi niya po sa Diyos na i-spare po siya doon sa mga enemies po na humahabol sa kanya. At makikita po natin dito na kahit po natatakot si David, ay mas pinili niya pong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Tayo rin po mga kapamuso, no? I'm sure yung lahat, marami po sa atin na may mga pinagdadaanan po ngayon, tayo po yung natatakot sa ating mga hinaharap, meron po tayong mga kinakaharap na problema, pero tulad po ng pananghawakan ni David, dahil personal niya pong kilala ang Diyos, lahat naman po tayo ay may personal na relasyon sa Panginoon at alam naman po natin kung paano po tayo tinawid ng Panginoon sa mga nakaraan po nating pagsubok. No? So, panghawakan po natin yung sinabi po ng Diyos na siya po ang ating kalakasan at sandigan po sa bawat problema. Amen. Kaya po, mga kapatid, ngayon pong oras na ito, ini-encourage ko po ang lahat na papurihan po natin ang ating banal na Diyos, na ating buhay na Diyos, no? Sa ating, sa kanyang pagtawid sa ating mga pagsubok at deserve naman po niyang papurihan. Tama po ba? Amen, amen po ba doon? Amen. Isa nga pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Yes. So, praise God. Ayan. So, tara po, let's pray. Dakilang Diyos, magandang umaga po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ginising mo po kami ng malusog, Panginoon, at malakas, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat po sa amin, sa pagpunta po sa amin sa panambahan, Panginoon. Kaya po, Lord God, bago po lahat, patuloy, Lord God, na humihingi kami ng paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga naging kasalanan sa iyo, sa mga bagay po na hindi po nakalugod-lugod sa paningin mo, Panginoon. At ngayon nga pong mga oras na ito, Panginoon, we ask, Panginoon, na sumama ka po sa amin, sa panambahang ito, Panginoon, yung presensya ay maramdaman po namin, Panginoon, at bigyan mo po kami, Lord God, ng puso na buong 100% na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. At patuloy, Lord God, na kayo po, Lord God, ang sumama sa amin, Panginoon, gumabay sa aming mga gagawin pa po sa panambahan, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat ay magwika po na Amen! Praise God! Praise God! So, inawitan po natin si Lord, ano, utusan po natin ating mga kaluluwa na sambayin ang ating Diyos na mabuti. Yes, Lord. Yes, Lord. Pipiliin po namin na kayo awitan, Lord, at sambayin sa araw po na ito, Lord. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Ang lahat ng kasalanan ko siyang nagpapatawad. Anuman aking sakit, ginagamot ng lahat. Ikaw, aking kaluluwa, Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Ako ay ibibigtas at aking nagpapala ko sa pag-ibig niya
pagtatabag. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan, yaong kanyang kabutihan. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan, yaong kanyang kabutihan. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan, yaong kanyang kabutihan. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan na tuwag. Huwag mong kalimutan, yaong kanyang kabutihan. Yaong kanyang kabutihan. Yaong kanyang kabutihan. Praise God. Pupurihin ka po namin, Panginoon. Magdedesisyon po kami, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil walang imposible sa inyo, Panginoon. Kahit gaano man po kahirap yung sitwasyon po namin, Lord. Kaya-kaya niyo po kaming iligtas po ron, Panginoon. Tutulungan niyo po kami. Mabuti po kayo, Panginoon. Hallelujah. Imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Diyos ka ng himala noon, bukas at ngayon. Bawat panukala mo ay magaganap. Sa tinapdang iglap, walang kahirap-hirap, talagang walang imposible sa'yo. Lahat ay maaaring magawa mo, kaya't ang aking hangganan, iyo pong dugtungan. Ang sa'king imposible sa'yo'y maging katuparan. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Maaasahan ka noon, bukas at ngayon. Bawat pagpapala mo ay malalasan. Kahit anong hadlang ito'y matatanggap, talagang walang imposible sa'yo. Lahat ay maaaring magawa mo, kaya ang aking hangganan, iyo pong dugtungan. Ang sa'king imposible sa'yo'y maging katuparan. Talagang walang imposible. Talagang walang imposible sa'yo. Lahat ay maaaring magawa mo, kaya ang aking hangganan, iyo pong dugtungan. Ang sa'king imposible sa'yo'y maging katuparan. Sa'king imposible sa'yo'y maging katuparan. Hallelujah, Lord Jesus.
Lord. Salamat, Panginoon, dahil nandito po kami sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Hinama ka, tinawanan, ngunit hindi ka lumaban. Buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkataisip mo'y ako mong kay ganda. Kamatayan mo'y dahilan ng tunay ko kalayaan. Kami ngayon iyong anak. Ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo pag-ibig mong kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa iyo, ako'y
Let's pray po. Lord, dahil lang Diyos, salamat Lord God sa araw na ito, Lord God. Salamat po Lord God sa panibagong araw, Lord God, na binigay mo po sa amin, Lord God. Thank you so much, Lord God, sa love and mercy, Lord God, na binibigay mo sa amin, Lord God. Dahil po doon, Lord God, nabubuhay po kami, Lord God. Thank you po, Lord God, sa love, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God. Dahil kahit makasalanan kami, nabubuhay kami, Lord God. At sa mercy, Lord God, na binibigay mo sa amin kasi kinakawaan mo po kami sa kabila po, Lord God, ng paulit-ulit po namin nagagawa ang kasalanan sa iyo, Lord God. Thank you so much, Lord God, and patawarin niyo po kami sa mga nagagawa po namin kasalanan, Lord God. Sinasadya man o hindi, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw po yung manguna, Lord God, sa buong program, Lord God. I pray din po, Lord God, na ingatan niyo rin po yung mga pumunta dito, Lord God. At yung mga nasa bahay po naman, Lord, bless niyo rin po yung family po, Lord God, ng mga pangusap po namin, Lord. Lord, pagbarain niyo po, Lord God, yung buong programa, Lord God. At the end of the day, Lord God, sana ikaw po mapangiti po namin, Lord God, yes, Lord, sa araw na ito, Lord God. Lord, araw mo po ito, Lord God. Kaya sana po, Lord God, ma-acknowledge po namin, Lord God, at maluwalhati ka po namin. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, ayun. Kamusta naman po ang JSOS? Okay lang din naman. Ayun. So ayun, anong gagawin natin kay Sinder? So yun, welcome lang natin yung ano, yung mga bago. So ayun, welcome po sa mga bago dyan ng mga nasa likod ka. Hello po. So ayun po, para po sa ano, pag-welcome po natin. Pakinggan po natin yung tugtog ng PMM. Kakantayin po nila yung ano, kapatid, kamusta na? So yun, welcome po natin ang isa't isa. Lahat po tayo tumayo at ano, dahil po, ano pa rin po, Facebook. Facebook po ang Kawaii Kindat. At sabi nga po niya, ayan. Alright. Kamusta na? Kapatid, kumusta ka na? Kaisa sa pananampalataya, tunay nga kami nagagalak na muli kang makasama. Ang nais ko'y ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik matatag na tayong gising. Kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya, tunay nga kami nagagalak na muli kang makasama. Ang nais ko'y ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gisingin. Kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya, tunay na kami nagagalak na muli kang makasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Welcome po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy ng ating graduation serye, silipin naman natin ang mga kaganapan sa JSOSCC Senior High Campus. Aming senior care plot sa isa na namang episode sa GSOSCC Shows Part 2. Tara, kilalanin natin sila.
Hello guys, ako si Brother Romeo, ang treasurer ng 60 Plus Ministries. Ako naman ang kanilang class advisor, Sister Rose. Ako si Aida, PRO ng 60 Plus. Hello, ako si Porfiria, ang class leader ng mga babae. Eliseo is my name, class for leader of the boy. Day mga kapamuso, ako si Juanita, sa klase ay namumuna. Yo, what's up? My name is Hilario, but just call me Larry Boy. Sila po ang ating mga senior classmates. Ngayon po ay pakilala ko naman sa inyo ang aming mga bagong transferees. Hello, girls! Hello, ako naman po si Sister Rose, ang bagong nilang sekretary. Hi, Arena po, class boy. Ako naman po si Sister Nelia, ang assistant leader. Oh, mga kasama! Alam niyo ba ang latest? Raw sa ating mga classmates ang magbe-birthday this week. Aba, siyempre, alam ko yan. Ang birthday ng July 3 ay si S. Leriana Pino na girlfriend ni Vivian Serquera. Aba, ibabirthday mo rin Rose sa July 4? Sa Lunis na yun ah. Invited ba kami? Happy birthday! Sa July 6 naman, birthday ni na Brother RBA Martinez at Sister Rowena Nicolas. Dami nating birthday party na pupuntahan na. Sa Sabado, Dobon, sina Sister Charmin at Sister Maridel. Happy birthday sa inyo. Tara, isama natin sila sa ating panalangin. Sa buhay ng mga kapatiran na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil madaming taon ang inyo pong ibinigay sa kanila at ibibigay pa, Panginoon. Dalangin po namin na yung mga natitirang taon sa kanilang buhay, unang-una, lumalim yung kanilang relasyon sa inyo, Panginoon. Pangalawa, magamit nila yung kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo. Sa lahat, Panginoon, ng kanilang gagawin, mag-glorify ka, Panginoon. Dalangin din po namin yung pagpapala na patuloy niyo pong ipagkakaloob sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Share ko lang guys, napakabait at mapagbigay ang ating Panginoon. Tama ka dyan, classmates. Si Lord talaga ang ating number one provider. Pero, pakinggan naman natin ang ating pagpapala sa Diyos ng buhay ng pamilya. Happy Sunday mga kapamuso. Ako nagpapasalamat kay Lord unang-una sa kalakasan na binibigay kay Mama sa pagtatrabaho. Salamat kay Lord sa patience na meron siya para matapos yung mga works. Ganun. Salamat kay Lord sa yun, sa patapos na school year. Salamat kay Lord na kapag picture taking na. Yun. Salamat kay Lord sa patuloy na pag-iingat sa family, sa amin, sa araw-araw, sa mga blessings na sobra-sobra na binibigay sa amin. Salamat kay Lord sa good health, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa, sa pag-alis-alis. Salamat kay Lord sa kalakasan na binibigay kay Mama sa pagtatrabaho. Salamat kay Lord sa good health niya. Yun, praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lakas na binibigay niya sa aking pagtatrabaho.
sa pag-iingat kapag umuwi at may pinupuntahan. Salamat sa Panginoon sa panibagong taon na nadagdag sa aking buhay. Praise God! Praise. Tayo naman po mag-Thanksgiving. So, yan. So, bago po may mag-volunteer, mag-Thanksgiving po muna kami. Una muna ako sa Ender. Yan, guys. Yan, ako pala nagpapasalamat kay Lord sa kalakasan, katalinuhan. Yan, salamat din kay Lord sa binibigay niya sa amin. Yan, salamat kay Lord sa pag-iingat kay Papa sa pagtatrabaho. Salamat kay Lord sa sa financial provision na meron kami, salamat on kay Lord kasi di naman kami nauubusan kahit na paputol-putol yung trabaho ni Papa. Yung salamat on kay Lord kasi kahit pa paano may tumatawag sa kanya. Yung salamat on kay Lord. Salamat din kay Lord sa akin sa talino na binibigay niya sa pag-aaral ng gitara. Yung salamat on kay Lord kasi napapansin ko na yung improvement ko sa pagdugtog ng gitara. Yung salamat on kay Lord. Salamat kay Lord yung sa mga natutunan sa music lesson namin noong nakaraang Tuesday. Salamat sa mga natutunan doon, dami ko natutunan. Salamat din kay Lord. Salamat din kay Lord sa kagalingan, sa family, wala naman nag-a-attack sa amin. Wala rin na aksidente sa amin. Yun lang po. Ako naman po salamat po sa Lord sa kay Pastor Ronald kasi napakasipag pong mag-chat sa akin ng nagpapaturo po ng keyboard doon. Salamat po sa buhay niya. Kahit po minsan kinakabahan ako kasi hindi ko po alam mga sasagot ko, ayun. Salamat po sa buhay niya kasi napakabait niya. Ayun. Salamat po kasi dumadami na po yung ministry ko sa youth. Ayun po. Salamat po sa mga nag-o-opera. Ayun. Lagi naman po ready. Tsaka po salamat po sa Lord kasi yung kagabi po, ayun po. Nagpunta po kami si Sir. Ayun po. Ang dami po natutunan. Ang dami po mga nag-i-English. Hindi ko po naiintindihan. So, ayun po. Salamat po dun sa opportunity na yun. Tsaka po sa patuloy na kalakasan sa amin sa negosyo po ng nanay ko. Yun lang po. Yan, meron ako ba? Mag-volunteer po sa Thanksgiving? Sa po? Sa YP po? Baka po meron. Meron po ba sa YP? Kata, ikaw na to. Wala po ba? Wala po. Magtuturo na lang po kami. Ay, hindi. Natuloy natin sila kung ang number. Ayun, no? Pastor Adel, ano po number gusto niyo? 2. Number 2. Number 2 po si Pastor Ronald Bolesa. Pastor, binamano ka. Yan. Sa youth to, no? Magpapasalamat sa youth. Yan, salamat sa Lord dahil pasok ako sa youth. Yan. Salamat sa Lord sa yun nga, nabanggit na kanina, may mga estudyante ako natuturuan sa new generation ng mga kailangan na ng new generation of musicians. Although, pa lang yung gitara at keyboard pa lang. Tapos salamat sa Lord sa pag-iingat kay Elijah nakaraan. Nabalatan yung kamay niya kasi nakaraming rounds ng electric pan yun Toto. Nung Sunday. Pero okay naman nung okay na siya nung kinabukasan. Magaling na ngayon yung kamay niya. Tapos salamat sa Lord, magaling na rin yung singaw ko. Lagi ako sinisingaw pag nakakagat ko yung bibig ko Siguro mayroong may crush sa akin. Crush na sa crush siguro ako ng asawa ko. Kaya Yan, kaya lagi ko nakakagat yung dila ko. Kaya yung Yan, kaya salamat sa Lord sa blessing, yan, sa mga nakakatulong pa rin sa ministry. Yan lang, praise God. Dahil yan, Pastor, magsabi ka ng number. 8. 8 po. Tapos na po. Sino? Ako. Bago number. Number 4. Si Kuya Romel. Si Kuya Romel Aquino po. Sir, moment mo na to. Hindi. Sa yung camera. Welcome po sa Panginoon. Welcome sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa isang buwan na naitawid. 2 weeks na naitawid kasi si Ma'am ay nasa abroad. Salamat sa Lord sa pagitiwala ng company na i-handle ko po na for 2 weeks. Yan. Salamat sa safe travel ni Ma'am. Nakauwi na siya last Friday. Sa magiging bunga ng kanyang business trip. Yan. Salamat din sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya everyday sa aking pagmamotor. Salamat sa Lord sa mga pambili ng box, pambili ng mga improvements sa motor. Salamat sa Lord sa daily provisions niya, syempre, sa aming pamilya.
Sa patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob niya sa akin, kahit nagpapatuloy pa rin po yung aking gamutan, salamat sa Lord. Actually, sumali ako ng isang... Kwento ka lang mabilisan. Sumali kasi ako sa isang FB page ng may mga may mga kidney problems. No? At marami ako nababasa doon na parang same situation naman namin, pero salamat kay Lord kasi hindi ko nararamdaman nararamdaman nila eh. Sumasakit yung balakang, hindi makatulog sa gabi, nahihirapang mag-wiwi. Yun, salamat kay Lord kasi kahit mayroon akong ganitong situation, I'm blessed na yun, hindi ko naranasan. Kasi parang hirap eh. Parang hindi lang siya nakakasakit emotional, physically hanggang mental kasi aabot talaga yun eh. Kumbaga di mo lang mangyari sa'yo eh. Yun, salamat sa Panginoon doon sa gamot na iniinom, sa patuloy na kasiyahan sa bahay. Yun, praise God din pala kasi yun, nakakasabay sila sa live stream. Hi sa mga family ko dyan, sa Teresa. Ay, family lang pala. Mga family. Yun, salamat sa Panginoon doon sa sakto na gadget na nagamit sa bahay. Tapos, salamat din sa Panginoon yung tuloy-tuloy yung operation namin sa office, tuloy-tuloy yung orders. Salamat sa mga natatapos na pending jobs. Yun, praise God. Sir, last na sir. Pili ka number 1 to 77. 77? Seryoso ka? 75. Yung 75 po si Nanay Virginia Gabriola. From Wampo. Hello. Ako naman nagpasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya. At nagpapasalamat din ako kay Shirley sa lagi siyang pumupunta sa akin pag Sabado. Sabi niya sa akin, simba ka. Yun. Maraming salamat din doon sa buhay. Shirley. Praise God. Praise God. May gusto ka po mga volunteer? Wala po ba? Sayang naman po. Wala na po. Baka may gusto kayo turo. Turo mo na. Yan, sarap magturo. Yan si Bernadette daw bumulong. Narinig ko rin eh. Ayaw mo yan. Ayun, nagpapasalamat po kay Lord sa patuloy na pag-iingat niya sa bahay, sa online class. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na pag-iingat sa bahay, sa nawawalang gamit, sa patuloy na pag-iingat dito, sa provision, sa blessing nila po. Praise God. Praise God. Ayun po, meron yung mga, alam ko po, madami pa po tayong pwedeng pagpasalamat. Pwede naman po siya bukas sa sa ating FB page sa JSOS. Tsaka po sa youth, sa GC po natin. Yung sa youth po, may magsasend po sa atin ng sa mga youth po, mayroon po tayong GC po sa youth na pwede po tayong magsend doon ng mga Thanksgiving natin dahil alam naman po namin na lahat tayo gusto magpasalamat kasi di na po talaga sakto yung time. So kaya doon na lang po tayo magsend ng Thanksgiving natin. Yun po. Yun po, dako na po tayo sa offering. Salamat po. Pamuso at meron po tayong pamuso at meron po tayong bagong sharing uumpisaan sa araw na ito na pinamagatang financial fitness. Nasa day one po tayo at pakinggan po natin ang hamon ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ni Pastora Del Acadena. God's Day po mga kapamuso. Sa araw na ito ay magsisimula po ulit tayong mag-aral patungkol po sa ating offering challenge ng panibagong libro. Ang author po ay si Rick Warren. Sa araw pong itong pag-uusapan po natin, yung reward daw po, God's reward for wise money management. Sabi po ng author, money is the acid test of your faithfulness. Totoo naman daw po, kung meron daw pong aspekto talaga na natetest ng husto, yung ating pananampalataya at nasusubok tayo ng husto ay pagdating daw po sa pag-handle ng pera. Kasi halos araw-araw involved tayo no, sa bagay na ito. Sabi po ng Matthew chapter 25 verse 21, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Dito po sa verse na to ay makikita tayo ng tatlong rewards ng Panginoon sa mga marunong mag-handle ng kanilang pera. Unang-una po, yung kanyang affirmation. Sabi niya, "Well done,
good and faithful servant. Magaling. Napasahan mo yung test ko. Magaling. So di po ba napakasarap as pakinggan sa ating puso na nararamdaman natin ang Panginoon ay natutuwa sa atin kapag nakikita niya na tapat tayo sa ating kaperahan. Pangalawa po, yung sinabi doon sa verse na naging tapat ka sa maliit na bagay, magiging tapat ka sa mas malaking bagay. So yung pangalawa po ay yung promotion. Di po ba sa mga trabaho natin sa secular, kapag magaling kang magtrabaho, napopromote ka sa position. Kapag magaling ang performance mo, palaging may bonus, may incentives. Di po ba? Ganon din daw po pagdating sa pagiging tapat natin sa binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo daw po ay tapat sa maliit, yung hindi natin nakakalimutang mag-tights, kahit maliit, malaki, lahat ng mga bagay na meron tayo, iniisip natin kung paano ito magiging blessing sa church at sa ibang mga tao. Kapag nakita po ng Panginoon yun, napopromote po tayo sa anong bagay. Pansinin natin, di ba? Kapag tayo ay tamang humawak ng pera, nalilesen po yung mga gastusin natin, nalilesen yung mga nagkakasakit sa atin, nalilesen yung mga aberya ng buhay sa ating budget. Di po ba? At nararamdaman po natin na nagiging nagkakaroon tayo ng mga pagpapala out of nowhere na hindi natin mga inaasahan talaga. Nagtataka na lang tayo, nagkakasya yung budget natin. Ang dami mga pagpapalang nagaganap sa buhay natin. Hindi tayo nagkukulang. So yun po yung promotion na ginagawa sa atin ng Panginoon. At pangatlo po, ayun poong celebration. Ayan, di ba? Sabi ganun ng kanyang master, halika, mag-celebrate tayo. Go inherit, no? Go inherit my kingdom. So, kasama natin ang Panginoon sa ating celebration. Natutuwa siya, kasama po natin siya. Okay? Ang sabi din po ng another thing po, ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Totoo po yun. Ang sabi po ng verse, hindi niya po sinabi na you should not serve two masters. Ang sabi po, you cannot serve two masters. Kasi talagang hindi daw po natin kayang paglingkuran ang dalawang masters. Bakit? Kasi ang isa sa kanila talaga ang maging priority natin. Ang sabi po ng author, at ako'y nakikiisa, na kapag ka daw po ang naging master natin, yung ating pera, napapabayaan natin yung isa, yung God, yung gawain ng Panginoon. Di ba? Kapag na tayo sa ating kaperan, saan na tayo gagastos, so unahin na natin yung mga gastusin natin, uunahin na natin yung mga luho natin, ang dami nating gustong bilhin, ang dami nating gustong gastusan. Yun na yung pinili natin, nakakalimutan na natin yung tights natin, nakakalimutan natin. Actually, hindi nakakalimutan, hindi na natin nagiging priority. Kayo, anong nangyayari? Master na natin yung ating kaperahan, hindi na yung kingdom of God. Whereas kapag daw po ang pera ang naging servant natin, salip na maging master natin, pag ang pera ang servant natin, yung tayo yung kumukubkub sa kanila, no? Yung ang sinusunod natin, yung dapat na masunod, ano ang dapat natin gawin sa pera? Dapat unahin natin ang ikapo, unahin natin ang paggamit sa tamang bagay, sa pagtulong sa kapwa. Kapag ka ganun daw po, nalilesen yung worry natin. Hindi tayo nag-aalala sa kung anong mangyayari bukas. May peace kasi tayo. Alam natin na ang Diyos, pag inuna natin ang kanyang kaharian, kapag tayo nagpasakop sa kanya, yung ating pananalapi ay ipinagpasakop natin sa ipinagkatiwala natin sa pangginamit natin ito ng tama, hindi natin nakalimutan yung dapat nating uunahin, yung ating tithes and offerings. Naku,
Sasabihin ko po sa inyo, magkakaroon po tayo ng kapayapaan, ng peace of mind, magiging masaya ang ating puso, magiging maluwag sa atin ang magbigay. Hindi tayo manghihinayang na gumastos pagdating po yan sa mga bagay-bagay. Kasi alam natin na kaya nating i-handle ng tama yung ating kapirahan. Yun lang po, mga kapamuso. Tandaan po natin ang God's reward po sa atin. Affirmation, promotion, and celebration. Lahat po yan ay matatapon natin kapag tayo po ay tapat na naging tapat sa paghawak at matalino sa paghawak ng mga pinagkakalob sa ating material ng ating Panginoon. Maraming salamat po and good day po. Soundcheck. Yun, salamat sa Panginoon sa hamon na ating narinig. So mga kapamuso, i-ready na po natin ang ating tithes and offering kung meron po tayong hawak literally. So tumatanggap naman po ang church ng GCash. Yan, naka-flash naman po sa ating GCash number. Then after din po ng ating offering prayer, i-ready na po natin ating Psalms 104 dahil kasabay na po itong kukolektahin. Sige po, sama-sama ting i-offer sa Panginoon ang mga bagay na ito. Banal na Diyos, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung una, Panginoon, na nagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nakaka-survive kami everyday, financially, dahil sa biyaya, Panginoon, na patuloy mong itinitiwala sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung paano binibless mo kami, i-bless ka rin po namin pabalik, Panginoon, ng mga financial blessings na natatanggap po namin, na kapag ito'y dumating, Lord God, sa aming mga kamay, ikaw po ang una na yung maalala, Panginoon, na balikan ng mga pagpapalang ito. Salamat po, Panginoon. Then, Panginoon Diyos, sa mga kolekta, Lord, na tithes and offering, actual or online, Panginoon, na magamit po ito, Panginoon Diyos, sa templo mo, Panginoon, mapaunlad pa. Lord God, ang gawain mo at iripon tanggapin o Diyos ang aming mga pasasalamat, Panginoon, na nakasulat, Panginoon, sa Psalms 104, Panginoon. Turuan mo po lagi ang puso namin, Panginoon, maging mapagpasalamat at makita po ito, Panginoon, sa aming mga gawa. Maraming maraming salamat po, banal na Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Take care. Talagang magbiyaya siya doon sa ating buhay, ano po? Kaya nga. O parang nasa stage yung secretary natin sa GSOSCC na si Miss Diana. Baka naman may announcement. Oo nga. Ano kaya ang mga activities namin sa susunod na linggo? Meron ba? Ayun, meron na. Ayan. Praise God. Ayan. So, ayun po, magandang umaga po mga kapamuso. So, announcement lang po. Sa susunod na linggo po, July 10, ang mag-MC po sa atin ay ang mga cute na kids mula sa Kids Ignite, Care Flock 1. At ang aming pong pamilya para naman po sa Thanksgiving, Kapya Family. And then, para po sa offering challenge, ang nangunguna po sa atin ay si Brother Romeo Takadena po, si Tatay Boy, elder po. At sa susunod pong linggo, combined ALDs po tayo ulit ng WAM, Dad and 60 Plus Department. Samantala, ongoing pa rin po ang ating daily and weekly intercession programs at ang ating online prayer meeting po. And then sa Sabado po, 10:30, kung meron po kayong mga bulilit, mga kids na iniyayaya po namin sila sa Kids Ignite. And then 5 p.m. po, youth online service. And every Sunday po, leadership training po ng WAM after Samba. Yun lamang po mga kumuso. Balik ko na po kay Tay. Yun po, salamat po, Tia Diana. Darating na po tayo sa exciting part sa preaching of God's Word. Ay, meron pa po pala. Sorry po. Sorry po, tao lang. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more.
friend. Turihin ang Panginoon sa kanyang umaapaw na pag-ibig at biyaya sa JSOS PC. Dibali, ngayon po ating pong ipagpatuloy yung ating series, The Unstoppable, pinakahuli na po ito. At para simulan na po natin, so inihiling ko po ang lahat na tumayo. Medyo madilim lang dito, no bro? Paano? Ilaw. Yan. Maitim na ako, lalo ako mangingitim sa ano eh. Di daw makita sa ano, sa online. Alright, so tuloy natin. So Unstoppable, walang makakahadlang. So four piece ng Diyos. So na... Nalaman na natin yung unang tatlo. Ano yung unang tatlo? Number one. 1, 2, 3. Basa. Number two. Number three. Yan. At ngayon, number four, nasa palagay ko ay pinakamahalaga. Pinakamahalagang ibinigay, inalay ng Diyos sa atin itong number four na ito. Ano yung number four? 1, 2, 3, basa. Walang makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord God, dahil muli ngayon, Panginoon, ay aming pong pag-uusapan, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Madalas namin itong naririnig, Panginoong Diyos. Pero Lord God, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng iyong pag-ibig, Panginoong Jesus? Alam po namin, Panginoon, na minahal niyo kami, Panginoon, at hanggang ngayon minamahal, Panginoong Diyos, at hindi po yun nagbabago. Lord God, naway ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay maunawaan namin at maipadama namin una sa iyo at sa aming kapwa. Samahan niyo po kami ngayon, Lord God. Ito po aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maaari na pong umupo. So bakit nasabi po natin na ang sa palagay ko ay ito yung pinakamahalaga sa four P's? 'Di ba? Kasi naniniwala po ako sa aking palagay na lahat po ay naguugat sa pag-ibig ng Diyos. Bakit may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? Kasi mahal ka niya. Bakit gusto kang pagpalain ng Diyos? Kasi mahal ka niya. Bakit gusto kang iligtas ng Diyos? Dahil mahal ka niya. Ito po yung isa sa pinakamasarap na maramdaman. Na alam mong may nagmamahal sa'yo. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na pakiramdam mo parang ano, parang walang nagmamahal sa'yo? Siguro nung kabataan ka pa or kaya ngayon, minsan, di ba kadalasan, minsan pag nag-iisa ka, kung mahilig kang mag-ano, kung mahilig kang mag-isa, minsan nararamdaman mo yun eh, pakiramdam mo, parang wala na akong halaga eh. Kasi pag pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo, minsan feeling mo, sa sarili mo, worthless ka. Di ba? Ewan ko, pero feeling ko marami sa atin dumating na sa punto ng buhay natin na feeling niya worthless siya kasi parang walang nagpapahalaga sa kanya. But studying this, itong series natin, pinakahuli, mahalaga tayo sa Diyos. At ang reason doon, dahil mahal niya tayo. Di ba ganun naman sa mga bagay, pag kaya natin pinapahalagaan yung isang bagay kasi mahalaga siya. Bakit natin pinapahalagaan ng isang tao? Dahil mahal natin yung tao na yon. At bakit tayo pinapahalagahan ng Diyos? Dahil mahal niya tayo. Lahat ng bagay ay naguugat sa pagmamahal ng Diyos. Ang tanong, bakit ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Yun yung lagi nating tanong eh, di ba? Sabi nga, bakit ganun na lang mag-alala ang Diyos sa atin, magmalasakit sa atin? Dahil, kumbaga, tayo ay alabok lamang sa kanyang paningin, pero pinahalagahan niya pa rin tayo. At bakit walang makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos? Marahil alam na natin ang sagot dito. Bakit ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Bakit walang makakahadlang na pag-ibig ng Diyos sa atin? 1, 2, 3. Asan na ba? Yan. 1, 2, 3. Basa. Yes. Ang sagot, dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos natin, hindi lamang siya source of love, but He Himself is the love. Iba yung malaking difference nun, ano? Ang Diyos ay hindi lamang siya source o pinanggagalingan ng pag-ibig, kundi ang Diyos mismo ay pag-ibig. Yun yung kanyang nature. Di ba alam natin, God is spirit, God is powerful, God is lahat kaya niyang gawin, God of wisdom, lahat na ng superlative nasa Diyos.
Pero ito, yung katangian na the very natural sa kanya because God is love. Sabi dito, sa 1 John chapter 4, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Malinaw na sinabi ni John that God is love. Sabi pa dito sa verse 16, nalalaman natin tayo inibig ng Diyos at lubos tayong nanalig sa katotohanan ito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan yung lagi nating tatandaan, lagi nating isapuso. Sa mga panahon na tayo nag-iisa, na nalulungkot tayo, na problemado tayo, na wala tayong kasama, merong Diyos na kahit saan ay sinasamahan tayo. Higit sa lahat, merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Sabi pa dito sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ito yung napakatindi dito. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya natin siya minamahal. Kaya natin pinapahalagahan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang unang umibig. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Gayunpaman, ito talaga yung Kanyang nais ipadama ng Diyos sa atin. That God is love and that God loves you. Siguro magsasawa tayo sa ano, paulit-ulit na lagi natin dinidinig, God loves you, God loves you. Pero totoo naman kasi yan. Hindi natin pwedeng baluktutin yan, hindi natin pwedeng hindi sambitin. Kaya tayo nariritong lahat dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos, ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ito yung nagiging resulta. Letter A, 1, 2, 3. Yan, ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili at ito ay unconditional. Ano po yung sabi sa Romans chapter 5 verse 8? Alam na natin to. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ito yung matindi dito. Dati ang pagkakakilala ko sa Diyos ay nakakatakot, nagpaparusa, which is totoo naman. Diba? Hindi natin maiaalis yun. At dapat, meron talaga tayong banal na takot sa Diyos. Pero itong verse na ito is very powerful na noong tayo'y makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Wala siyang pinipili kahit ano ang background mo, kahit ano yung pagkakakilala mo sa Diyos, kahit ano yung inisip mo o nagawa mong kasalanan sa Diyos, walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Lahat yan ay ibinigay niya, pinapadama niya sa lahat ng tao. Kahit sa pinakamasasama, nabasa na natin yan last week sa Ezekiel 18, ang Diyos minamahal niya, gusto niyang iligtas, maging ang mga kinikilala na masama dito sa mundo. 1 John 4:9-10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang pag-ibig po dapat meron niyang output. Ibig sabihin, merong patunay. Kung ikaw nagmamahal ka, dapat nakikita yan sa kilos mo. Tama ba ako yung mga nanliligaw? Paano mo ba pinapadama yung ano? Sabi, pinakamababaw na lang, sino dito may crush? Itaas lang yung ano, inlalaki sa paa. Meron kayong crush. Kasi baka ano eh. Kahit mga babae, mababaw pa lang yun ha. So hindi pa yun talaga love. Pag ikaw, kapag gusto mo yung isang tao, nagpapapansin ka, meron kang gustong ibigay palagi, nag-aalala ka sa kanya, dapat merong external na kapahayagan. At ang Panginoong Diyos, ipinahayag niya, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Balikan lang natin, alam na po natin to. Sa Greek word na love ay apat yung madalas na ginagamit dito. So, unang-una muna yung pinakamababaw, yung eros. So, ito yung intimate love, yung romantic love. So, yun ang pinakamababaw. Number two, yung storge. Tama ba yung ano ko, yung pronunciation ko? Yun. So, ito naman yung family love, relative love. Siyempre, natural yan. Magkakapamilya kayo, mahal nyo. Susunod ay yung philia.
yung friendship love. At syempre, yung pinakamataas sa lahat, alam na natin, ano yun? Yan, ito yung unconditional love of God. Ito yung divine love na mahirap pong pantayan kasi sa Diyos mismo ito. Lahat ng nabasa natin kanina na mga Bible verses, mga agape yung ginamit na ano, na salita doon. Ito yung klase ng love na ang Diyos lamang ang nakakagawa. Although, later on, maintindihan natin, because we have the Spirit of God, meron tayong kakayahan din na ipahayag yun, na ipadama na yun. So, ito pagpatuloy lang natin. Ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay agape. Divine love, unconditional. Hindi siya tumitingin sa background mo, hindi siya tumitingin sa nakaraan mo. Nabasa pa nga natin, di ba, kanina, paano ipanadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsusugo kay Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. Letter B. 1, 2, 3. Yan, napakadakila. Para mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng dakila, basahin natin yung ano, sabi dito sa Ephesians chapter 3, 17 and 19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Napakahalaga dito, pinapaalala sa atin ni Pablo, na lahat ng ginagawa natin, dapat merong pag-ibig. Yung paglilingkod natin sa Diyos, may pag-ibig. Yung mga sa trabaho natin, yung mga working na rito, di ba, sa trabaho. Pag ikaw, hindi mo na mahal yung trabaho mo, tinatamad ka na pumasok. Yung palatandaan na ikaw, hindi mo na mahal yung trabaho mo, lagi kang late. Meron ba dito, laging late, pumasok? Baka hindi mo na love yung trabaho mo. So lahat na ang ginagawa natin, napakahalaga na merong love. Kasi pag merong love, masipag ka. Di ba? Masipag. Merong kakilala dati, teacher sa GFA. Si ano, nilalakad niya yung tay-tay papunta doon sa Harris, araw-araw yung paakit yun eh. So alam niyo yung Harris, di ba? So hatid sundo yun. So ganun yung mga sakripisyo. Nung unang panahon siguro, nagtitipid siguro, ayaw sumakay ng jeep. Mula Tikling hanggang pataas ng Harris, pero galing pa ng Taytay. So, ito yung sinasabi natin, mayroong mga sacrifices pagdating sa love. Tapos sabi pa dito, verse 18, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano, pag sinabi natin dakila ang pag-ibig ng Diyos, ito, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Yung dimensions, di ba, kung hindi ko maalala ko, tinuro na to sa atin ni Pastor Joe, yung quadrilateral love yata yun. Diba? So yun yung lahat ng dimensions sa sakop niya. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ano yung makikita natin dito? Unang-una, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay di po abot ng pangkaraniwang pag-iisip ng tao. Yun po yung reality dyan. Yung agape. Hindi po natin kayang maunawaan niya. Kaya minsan, ano yung palatandaan na di natin kayang maunawaan? Minsan, inuutusan tayo ng Diyos. Nakakalimutan natin ng ating sarili. Diba? Deny yourselves. If you want to follow Jesus Christ, deny yourselves. Diba? Hirap na hirap tayo. Ito yung sinasabi natin. Kasi, pero sa ating Panginoong Jesus, naisakripisyo niya ang kanyang karangyaan dahil sa pag-ibig. Pag sinabi natin magpatawad tayo, eh galit na galit ka doon. Hirap na hirap kang magpatawad. Kaya hindi natin maunawaan, ito yung mga palatandaan na talagang mahirap abutin sa isip, pangkaraniwang pag-iisip ng tao, ang love of God. Kasi pag tayo na nasa situation na yun, nahihirapan tayo magpatawad, nahihirapan tayo mag-devotion, nahihirapan tayo manalangin. Kasi lahat yun, dapat mayroong love eh. Pero sa Panginoong Hesukristo, ginawa niya yung mga sakripisyo na yun, lahat ng sacrifices, dahil mayroong love. Ang kagandahang bagay dito, bagamat hindi natin abot sa pangkaraniwang pag-iisip ng tao, tatandaan natin na tayong mga Kristiyano, we have the Holy Spirit. Ibig sabihin, we have the fruit of the Spirit. Ano yung unang-una doon? Love, di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pero unang-una, love. Ibig sabihin, pwede nating maipadama ito sa kapwa natin. Pwede nating maipadama ito sa ating, unang-una, sa ating Diyos. Hindi siya basta-basta maaabot sa pangkaraniwang pag-iisip ng tao. Pero because we have the Holy Spirit, pwede natin to maipadama sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kaya dapat napakahalaga na yung ating inahayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa atin. Yung magkukonvict sa atin, magche-change sa atin. Because ganun, ka-powerful ang love.
Tingnan natin dito. Pag sinabi natin, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay di kayang sukatin. So yun yung sinasabi dito sa quadrilateral, di ba? Na love of God, immeasurable. Pag sinabing malawak o width, alam na natin, ibig sabihin na God's love is uncontainable. Ano ba ibig sabihin na uncontainable? Hindi mo siya maipipwesto lang sa isang lugar. Napakalawak niyan. Sakop niya ang lahat. Napakalawak niyan. Hindi mo siya pwedeng ikulong lang, ilagay mo lang siya sa kanto. Hindi mapipigilan ng kahit sino pa man ang pag-ibig ng Diyos. And later on, mas matututunan pa natin yan. Gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos o yung length? Ibig sabihin, God's love is eternal. Endless. Ito yung magandang bagay dito. Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Because God Himself is eternal. And God Himself is love. Therefore, His love is eternal. Ang pag-ibig ng Diyos ay mataas. Unfathomable. Hindi natin, sobrang tindi ng pag-ibig ng Diyos, hindi kayang abutin ng isip natin. Sabi, di ba, sa Psalms 36, Your love, O Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Meron na bang nakasukat kung gaano kalayo ang heavens? Yung kalawakan, wala pa, no? Yung mga scientists natin, yung mga astronauts natin, nagpapadala sila ng mga spaceship. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila marating ang dulo ng kalawakan. Ganon kataas ang pag-ibig ng Diyos. Yung kalawakan, kung gaano kalawak, kataas ang kalawakan, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kinumpara siya sa heavens, walang katapusan. Kasi wala pang nakakadetermine kung gaano kalawak ang galaxies. Tama ba? Meron ba? Baka mayroong latest. Pero sa alam ko, wala pa. Wala pang nakakasukat. Papunta nga lang ng Mars, di ba? Hirap na. So, napakarami na ng gastos. Yung pinakamalayong naaabot ng telescope. So, ganun kalayo, ganun kataas ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay malalim. God's love is unshakable. Di ba? Alam natin, para ikaw makapagtayo ka ng building na matibay, kailangan malalim ang pundasyon. Ang pag-ibig ng Diyos, unshakable. Kahit anong bagyong maranasan, ang pag-ibig ng Diyos, unshakable siya. Hindi siya nagbabago. Pag sinabi na natin malalim, fervent. Ano ba sa Tagalog ng fervent? Marubdob. Malalim pa rin eh. Ano ba yung mababaw na salita ng marubdob? Basta sobrang lalim. So, intense. Ganon katindi ang pag-ibig. Naglalagablab ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Siguro lahat naman tayo na minsan sa buhay natin, di ba, na-inlove na tayo, di ba? Yung parang pag-inlove ka, di ba, gusto mo lagi makita. Mga ganon. Letter C. 1, 2, 3. Yan, nadaanan natin kanina pero tingnan natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. So, nabanggit na natin kanina, God's love is eternal. Sabi dito sa Psalms 136, Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabi sa English, His love endures forever. Kung babasahin niyo itong Psalms 136, meron siyang 26 verses. At sa lahat ng 26 verses na yon, sa pinakadulo, laging merong His love endures forever. Sobrang emphasis ng pag-ibig ng Diyos sa buong chapter, verses 1 to 26, hindi pumalya, His love endures forever. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng sumulat dito, pero kung babasahin natin, iba't ibang klaseng pagsubok, yung sumulat nung Psalms 136. Pero sa lahat ng bagay na yun na sinulat niya, hindi pumalya. Pinapaalala nung writer ng Psalms 136, kahit anuman yung mangyari, anuman yung pinagdadaanan ko, anuman yung kinakaharapan ko, God's love endures forever. Kailanman tapat ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. At yan yung lagi nating isa puso natin, huwag nating kakalimutan. Dahil minsan madaling ano eh, nung bago-bago pa akong Kristiyano, tuwing nakakagawa ng kasalanan, minsan nasa isip ko, parang ayoko na magsimba. Meron bang ganun na ano, thinking before? Dati, ganun yung ano, siguro yung mga bagong Kristiyano, ito yung madalas na, kasi marami na rin nakakausap na ganito yung thinking. Nakagawa ako ng kasalanan, parang ayoko na magsimba. Meron ba dito before? Parang ako lang yata. Pero marami na ako nakakausap before na ganun din yung thinking nila. Nahihiya na silang humarap sa pastor, nahihiya na silang humarap sa Diyos. Minsan meron din ako nakausap.
member siya before, nagmi-minister siya sa church. Parang ayaw niya nang mag-serve kasi makasalanan naman ako eh. Sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, edi dapat pala hindi na rin ako maglingkod. Kung yan lang ang pamantayan natin sa paglilingkod. Kasi lahat naman tayo nagkasala. Tatandaan natin, kaya tayo nakakapaglingkod. Unang-una dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa sa kanyang biyaya. Pangatlo dahil mayroong Kristo na namatay. At pag tayo, binaliwala natin yung tawag sa atin ng Panginoong Diyos, binabaliwala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga namatay si Kristo para tayo makalapit sa Kanya. Imagine niyo lang yung ano, yung noong unang panahon, paano makalapit ang mga pare, yung mga pare noong unang panahon sa Old Testament. Di ba? Merong ano? Merong dakong banal at dakong kabanal-banalan. Tapos once a year lang makakapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Ganong katindi. Hindi ka basta-basta makakalapit sa presensya ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, gusto niya ipadama sa iyo na mahal ka niya. Merong Kristo na namatay. Nung namatay siya, ano nangyari doon sa templo? Nawasak yung kortina na naghahati sa dakong banal at dakong kabanal-banalan. At dahil doon, sabi sa Hebrews, nakakapasok tayo sa presensya ng Diyos Ama dahil merong namatay dahil sa dugo ni Jesus Christ. Kaya tatandaan po natin, every time na nararamdaman natin na hindi tayo karapat dapat maglingkod, yung favorite na Bible verse ni Pastor Joe, di ba? 1 Timothy chapter 1 verse 12. Kaya tayo naging karapat dapat na maglingkod sa Diyos, hindi dahil sa galing natin. Dahil po kay Lord Jesus Christ. Dahil inibig niya tayo. Kaya sikapin po natin, ibigay natin yung best natin. Ano man yung weaknesses na naiisip mo, dapat determinado tayo. Gusto kong maglingkod sa Panginoong Diyos. Bilang utang na loob natin sa Kanya na pinadama ang Kanyang pag-ibig para sa atin. Sabi pa dito, Jeremiah chapter 31 verse 3. The Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love, therefore I have drawn you with loving kindness. Tatandaan po natin, ang Jeremiah sinulat para sa mga Israelita na nagkakasala. Sinulat din ito para ipahayag yung parusa na ibibigay ng Diyos sa mga Israelita. Pero ito yung sinabi, I have loved you with an everlasting love. Kahit na paparusahan kita, tatandaan mo, mahal kita. Di ba yung Jeremiah chapter 29:11? God has good plans for us. Ang background doon, paparusahan niya yung Israelita. 70 years kayo, maaalis dito, pupunta kayo ng Babylonia. Pero ganun pa man, nilinaw ng Panginoong Diyos, mahal ko kayo. Lahat ay consequences lamang ng kasalanan. Sabi pa dito sa Numbers 14:18, isa pa, yung Numbers 14, ang background naman nito, yung sobrang pagsaway or pagsuway ng mga Israelita nung panahon ni Moses. Lagi nilang ginagalit ang Panginoong Diyos eh. Laging hindi sinusunod. Yung defiance. So pag sinabing defiance, ano, yung hayagang pagsalungat. Hayagang na sinusuway mo yung utos ng Diyos. Sabi dito, the Lord is slow to anger and abundant in loving kindness. Sabi sa English, rich in love, forgiving iniquity and transgressions. But He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations. Bagamat ang Diyos ay nagpaparusa, sabi dito, tatandaan po natin ang pag-ibig niya, sabi dito, rich in love, mayaman. Pag sinabi natin salitang mayaman, alam na natin, di ba, sila ano, Elon Musk, sila Henry C., di ko alam kung gaano karami yung pera nila, pero sabi nila si Elon Musk daw yung pinakamayaman. So ngayon, pero ito, matindi to kasi yung love ng Diyos, sobrang rich, unlimited siya, kagaya ng napag-usapan na natin kanina. Kaya patuloy tayo na ang ating devotion sa Panginoon dapat talaga nag-uugat. Lagi nating iniisip na mahal ako ng Panginoong Diyos. Yun yung magbibigay sa atin ng inspiration, motivation, para ipagpatuloy yung ating lakbayin, pananampalataya sa Panginoong Diyos dahil merong Diyos na nagmamahal. At ito po yung pinakamatindi, pinakahuli. 1, 2, 3, basa. Napakatindi ng pag-ibig ng Diyos. Abot hanggang sa kabilang buhay. Sabi dito sa Romans chapter 8, verse 38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay,
ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit pa kamatayan. Pero, linawin lang natin. Ito po ay applicable sa mga kumikilala, sa mga sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Napakahalaga, linawin lang po natin, ano? Bakit walang makakahadlang o walang makakapag-iwalay sa pag-ibig sa atin? Bagamat tayo ay minamahal po ng Panginoong Diyos, pag tayo po ay namatay, dito po nagkakaroon ng ano yun, ng difference, yung mga sumampalataya kay Kristo at hindi. Alam na natin, pag ikaw namatay ka, nawala si Kristo sa buhay mo, sinasabi sa Biblia, paparusahan ka ng walang hanggang kaparusahan sa lake of fire. Yun po ay malungkot at ayaw po ng Panginoong Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na sapitin na nino man yun. Pero ito, sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, at ito yung nagbibigay sa atin ng comfort. Kapag alam natin na yung mahal natin sa buhay ay kinuha na ng Panginoon. Dahil literally, kinuha sila ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig ng Diyos abot hanggang kabilang buhay. Kaya sabi dito ni Pablo, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bigay lang tayo ng example. Sa mga kinakasal, ano yung sinasabi nila? Diba ito sinasabi nila? For better, for worse. Mag-practice na yung mga balak magpakasal. Meron ba dito? Pwede ba magbasa? Yung mga gustong magpakasal, pwede bang ano? Sa future. Basahin natin ha. 1, 2, 3, basa. For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Ito yung sumpaan, covenant of love. Ito yung covenant of love. Pero pansinin natin sa dulo, till death do us part. Ito yung ano, yung katotohanan, di ba? Kahit gaano katotoo ang pagmamahal mo sa kanya, doon sa partner mo, at gaano mang katotoo ang pagmamahal ng partner mo sa'yo, pinadama niya yung pag-ibig niya sa'yo, lahat may hangganan pagdating ng kamatayan. Ito yung sinasabi natin, na kahit nung tayong mga tao, very limited tayo, pero ang kagandahan dito, ang pag-ibig ng Diyos, kahit mamatay ka, ang kamatayan hindi magiging hadlang. Kaya nga sabi, di ba sabi ni Pablo, ano yung sa Philippians chapter 1 verse 21? For to me, to live is Christ, to die is gain. Dahil pag namatay ka, na kumikilala ka kay Kristo, mararamdaman mo na ng buong-buo ang pagmamahal ng Diyos. Makikita mo na ng mukhaan yung face-to-face si Lord Jesus Christ. Death cannot separate us from the love of God. Kaya nga sabi ng sumulat ng Psalms 116, verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. Balikan natin yung Ezekiel 18, last week. Pag ang masamang tao namatay, nalulungkot ang Diyos. Pansinin nyo? Pero pag ang godly man namatay, natutuwa ang Diyos. Nag-gets yung difference? Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao, walang pinipili. Pag ang taong napahamak, namatay, na wala si Kristo sa buhay niya, nalulungkot ang Diyos. Pero kapag ang tao ay talagang kumilala kay Kristo, precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. Ano ba ang goal ng love? Ikaw, halimbawa, ikaw, nung elementary ka, high school, or di ko alam kung kailan ka nagkaroon ng sinasabi mong love, or gaano mang kahit puppy love man yan, or kung anong klaseng love, ano ba ang relationship? Ano ba ang goal ng love? The goal of love is relationship. Diba, naalala ko dati, meron akong crush nung grade 5 at grade 6. Nakikwento ko na ba to? Pangalan niya Elena. Pero crush ko siya nung grade 5 at grade 6. Lagi ko kinakanta, April Boys pa nun eh. Ano ba yung mga kanta ni April Boys? Kapag nakita ka, ako'y namumula. Yun ang mga kanta. Sabi ng puso ko. Sino ba nakakaalam nun? Makarangan ko lang ah. Basta mga April Boys yun, tsaka yung mga April Boy Rehino, yung mga unang panahon, yung mga kantahan namin eh. Eh dahil magkaiba kami section, section 1 siya, section 2 ako, wow, mataas yung section. Buti na lang, apat lang yung section. Apat lang section namin, kaya
Oo, kaya mukhang matalino, section 2. Kaya, ano yun, kung gusto nyo na higher section, mamili kayo na konti lang yung section. Sigurado, mataas yung section nyo. Yan. So, dahil crush na crush ko itong panahon na to, kahit hindi ako sumasayaw, dahil graduation na namin, nag-enroll ako ng ano, meron kaming ano, yung kutilyon. Sino nakapag-kutilyon na dito? Kasi kasama, nalaman ko kasama siya eh. Wow, ayos ha, kasama, sige na nga. 2 years na, kasi section 1 siya, section 2 ako. Hindi pa kami nakakapag-usap, eh crush ko yun. E di, nag-ano ako, nag-kutilyon ako. Kaso nga lang, medyo nagsisi ako kasi yung teacher namin noon, teacher Nina yung pangalan noon eh. Pero yung Nina natin, di ba mabait? Yan. Pero yung teacher Nina namin noon, hindi ko nabanggitin ng apelido, nasisigawan kami. Taubaran pa nga ako ng short dati kasi wala kaming assignment. Mga ganun. Ganun po yung katindi ng unang panahon. Pero hindi po kami, ano, hindi po kami bitter sa kanila. Masaya kami kasi after naman nun, usap-usap din. Pero bakit ako pumasok doon sa kotilyon? Para lang maano, para lang mahawakan din yung kamay. Ano ba yung ano nito? Mga ganun. Diba? Yung mga diskarte lang yun ng unang panahon. Elementary lang naman yun. Medyo na ano lang, medyo na disappoint na pag hawak ko, medyo basa yung kamay. Yan. Pero okay lang kasi love, ano naman, di ba? Overcomes naman. So ano yung sinasabi natin dito? Yun lang yung little effort na ginawa ko para lang magkaroon kami ng connection. Kasi 2 years na eh, hindi man lang kami nag-uusap kasi magkaiba kami section. Pero dito, ang matinding ginawa ni Lord Jesus Christ, sabi dito, sa 1 John chapter 3 verse 1, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. The goal of love is relationship. Anong klaseng relationship ang gusto ng Diyos sa atin? Tayo ay maging anak ng Diyos. Dahil ang sinasabi ng Biblia, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yun po yung reality. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Alam na natin kung sino ang nagiging anak ng Diyos. Chapter 1 ng John, chapter 1 verse 12, di ba? Sino mang tumanggap kay Jesus. Diba, nanalig kay Jesus, siya ay ginagawang anak ng Diyos, Romans chapter 8 verse 15, dahil meron tayong espiritu, taglay natin ang espiritu, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Pag mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan para ka magpapansin. Noong unang panahon, sa mga babae, paano nagpapansin? Ewan ko lang kung applicable pa ito ngayon. Kasi high tech na ngayon eh. Diba, naglagpanyo. Naglalagpanyo. Sa ngayon, ano ba yung ginagawa ngayon? Kasi hindi na tulad kasi ang kaiba, ewan ko lang sa ano ha, sa Facebook. So dati kasi sa ano, sa Friendster, makikita mo kung sino yung nag-aano sa iyo, nagbo-browse sa iyo eh. Ayun. Sino ba nakaabot ng Friendster dito? Sa ano ba, meron ba sa Facebook? 'Di ba? Ibabrowse yung ano mo, yung account mo. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw may nararamdaman ka para sa isang tao, gagawa ka ng paraan. 'Di ba? Meron akong kakilala. So, yung na ikwento. So, meron tayong effort. Marami tayong examples dyan eh. Pero siguro naiintindihan nyo naman ako, no? Yan. Gusto natin magkaroon ng relationship pag mahalaga sa atin yung isang tao. Pero pinapaalala din sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, the most important commandment. Ano yun? To love God. Ito yung number one na dapat nating gagawin. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 36, 27. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito yung dapat natin na unang-unang ibigay. Kasi naniniwala ako na kapag unang-una natin minamahal ang Panginoong Diyos, madali na natin, mas madali na natin masusunod yung pangalawang utos. Yung mahalin natin yung kapwa natin. Kasi 'di ba yung context ng 1 John chapter 4, kung tunay na ikaw ay umiibig sa Panginoong Diyos, iniibig mo rin ang iyong kapatid. Yun ang sinasabi doon. Pag ikaw galit ka sa kapatid mo, ayaw mong magpatawad, hindi tunay ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi sa 1 John chapter 4. So napakahalaga sa pag-alis natin dito sa lugar na ito, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa online, ipanalangin natin, Panginoong Diyos, turuan mo ko na mahalin ka ng unang-una. Dahil sa totoo lang, di ba? Dahil sa limitado tayo, dahil sa nature natin, yung nature natin na selfish, gusto natin, una tayo, mahirap talaga mag-sacrifice para kay Lord. Pero, yun nga, ipapanalangin natin. Kasi hindi naman to iutos ng Panginoong Diyos kung hindi natin kakayanin eh.
tatandaan po natin, hindi iuutos ng Diyos ang isang bagay kung ito ay hindi imposible, kung ito ay ano, hindi posible. Nung inutos ni Kristo na mahalin natin siya, ang ating Diyos, unang-una, ibig sabihin kaya po natin 'tong gawin. Kasi inutos niya eh. Siyempre, paano 'yon? Hindi po sa galang sarili nating lakas. Sa pamamagitan ng tulong sa atin ni Kristo, nagbibigay sa atin ng lakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. At bilang illustration, tingnan po natin yung story ni Hosea. So, nakakilala kay Hosea. Mabilisan lang. Para mas maintindihan natin kung gaano kalalim, kalawak, kataas. Diba kahaba ang pag-ibig ng Diyos? Tingnan natin yung story ni Prophet Hosea. Ano ba yung story nito? Number one, ito po yung istorya ng yung pagtataksil, yung hayagang pagsuway ng mga Israelita sa Panginoong Diyos. At dito, inutusan nga si Hosea, sabi dito sa verse 2, Hosea chapter 1, verse 2, nung unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang lalaki. Magkakaroon ka ng mga anak sa kanya sapagkat katulad din ng babaeng iyan ang mga tao sa lupaing ito na nagtataksil sa akin. Sa verse 3, na pangasawa nga niya, si Gomer, isang matinding, ano to eh, parang extreme eh, parang kakaiba tong utos ng Panginoong Diyos kay Hosea. Pero ang purpose nito, para lang makita natin, maintindihan natin, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa Israel, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isipin nyo, ang kanyang propeta, sabi sa English, mag-asawa ka ng prostitute. Sino sa matinong pag-iisip, hahanapin niya ganun? Hindi natin dinadown na, no? Kasi iba-iba yung mga situation natin. Kung di ako nagkakamali dati, sila Pastora Del, nagkakaroon sila ng ministry sa mga prostitute before. So, nag-share sila ng gospel. So, hindi natin sila dinadown. Pero nakikita natin dito na ginamit na illustration ng Panginoong Diyos. Nung si Hosea, Prophet Hosea, mag-asawa ka ng prostitute, nakikipagtalag sa iba't ibang lalaki. Kung ikaw nasa katinuan ka, hindi ka pipili ng ganun, di ba? Ibig sabihin, para magawa mo yun, mahal mo talaga yung babae. Di ba? Yung tatanggapin mo yung babae kung sino siya, ibig sabihin, mahal mo talaga siya. Pero dito, ang problema dito, alam ni Hosea that in the future, pagtataksilan siya. At dito, pinapakita sa atin, ini-illustrate ng Panginoong Diyos yung kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung ginagawa mo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos, ibibigay niya pa rin para sa'yo. Gayunman, ito po yung malungkot sa number 2. Meron pong disiplina at kaparusahan. Tatandaan po natin yun, ano? Huwag po nating aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Huwag po nating aabusuhin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil lahat ay merong consequences na hindi mo na sana mararanasan, pero naranasan mo dahil sa kasalanan mo. Sabi doon sa Hosea chapter 1 verse 4, sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maraming pagpaslang si Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa chapter 1, chapter 2, marami pa dyan mga kaparusahan na ipinahayag ng Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan basahin. Pero bakit ba nagpaparusa? Nabanggit na natin. Consequences yun. Pangalawa, ang purpose din is to discipline. Sabi sa Proverbs chapter 3, sa verse 11 and verse 12, pati sa Hebrews chapter 12, verse 9 to 11, kaya tayo dinidisiplina ng ating ama dahil mahal niya tayo. At ganun din naman, kaya tayo dinidisiplina ng Panginoong Diyos dahil mahal niya tayo. Habang may panahon pa para magsisi. 'Di ba? Minsan may nasisiraan kami na hindi pa sila handa na tanggapin si Lord kasi parang hindi man nila aminin, nahihirapan pa sila natalikuran ng kasalanan. Na nag-enjoy pa kami sa kasalanan. Ang tanong diyan, paano mo malalaman kung hanggang kailan na lang yung buhay mo? Yun ang mahirap doon kasi once na namatay na ang isang tao na wala si Kristo sa buhay niya, wala na pong pagsisisi. Kaya nga ang sabi sa Bible, now is the time of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan.
Ibig sabihin, ngayong araw na to, narinig mo na ang katotohanan, ngayong araw na to, magsisi ka na at magbago ka na. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay natin sa mundo. Ito'y hamon din sa atin na mga kumikilala na. Habang may panahon pa, maglingkod na tayo sa Panginoong Diyos, ipadama na natin yung pag-ibig natin sa Kanya bago pa tayo, kung hindi mang kunin, ay manghina. Napakahirap na kung kailan nangihina na tayo physically, tsaka tayo nagkakaroon ng desire, gusto ko na maglingkod. Habang malakas pa tayo, di ba, nakaka-inspire po yung mga, yung mga 60 plus eh. Di ba, di ba kayo na-inspire doon? Yung devotion nila, nilalaban nila, yung kanilang paglilingkod, perfect attendance yata sila kanina sa ano. So, nakaka-inspire po yung ating mga 60 plus. So, hindi po hadlang yung age para maipadama natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Tayo pa, medyo bata-bata pa. Mahirap po tumanda. Medyo nung nakaraang araw, medyo nirarayuman na yata yung tuhod ko. Pagka bumabangon, pagka matagal ako nakaupo. So, wag na nating hantayin na manghina tayo. Pero ito pa rin, yung story ng Hosea, God's love and restoration to Israel. Ito po yung maganda dito. God's love, forgiveness, at restoration. Bagamat ikaw ay nagkasala, at maaring maparusahan ka dahil sa kasalanan na yon, tatandaan po natin, merong restoration, merong forgiveness. Sabi dito sa Hosea, ngunit masdan mo siya'y muli kong susuyuin, dadaling ko sa ilang kakausapin ng buong giliw. Tatandaan po natin, sino ang unang umibig sa atin? Ang Diyos. Sino ang unang sumuyo sa atin? Di ba si Lord? Paano niya tayo sinuyo? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Siya yung nag-effort para makilala natin siya. Siya yung nag-effort para magkaroon ng restoration. Alam niyo po, di ba napakahirap pag alam mo na meron siyang atraso tapos ikaw lalapit? Di ba? Aminin. Mas mahirap magpatawad kung yung tao na yon na may kasalanan sa'yo, ayaw niya magkusa. Pero ang Panginoong Diyos, may kasalanan ka, sige, ako na yung hihingi ng sorry. Ako na yung, parang ganun yung. So, ang nangyari dito, tayo na yung may kasalanan, si Lord pa yung sumuyo. Meron ako nababasa before kasi nag-aaral kami ng yung sa mga wives, yung mga husband, yung mga couple, married couple. Di ba yung mga, para daw tumagal yung relationship. Ewan ko, mga memes lang naman yun. Dapat daw lagi daw tama yung babae. Ewan ko, totoo ba yun? Totoo ba yun? Lagi daw tama. Kaya meron nung Father's Day, ang Father's Day ay isang beses lang daw, isang taon. Pero ang Mother's Day daw, isang taon daw, everyday. Ewan ko lang, ha? Memes lang yun, memes. Pero makikita natin dito, para magtagal yung relationship, kahit sa mga mag-asawa, dapat kahit na ikaw yung susuyo. Alam ko meron ganun, may narinig akong before na kwento, kahit na yung ito yung may kasalanan, sige ako na yung susuyo. Parang ganun po yung nangyari sa atin . Yung sinusumuyo na sa atin, si Kristo. Napakahirap po nun, ikaw na yung naargabyado, ikaw pa yung gagawa ng effort para magkabati kayo. Pero siyempre, tayo yung makasalanan. Minsan, umi-effort na si Lord, ay parang ayaw mo pa. Diba? Tayo pa yung choosy. So, makikita natin dito, sabi dito sa verse chapter 3, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig. So, inuutusan niya si Hosea. Na, kasi nga, nagtaksil na si Gomer dito, yung kanyang asawa, iba't ibang lalaki na yung kasama. Sabi niya dito sa verse 1 ng chapter 3, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Sapagkat siya'y nangangalunya, sapagkat mahal pa rin niya ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba sila sa mga ibang mga Diyos, at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Diba? Ngayong panahon na ito yung uso na online, di ba? Magsusumbong ka sa online, di ba? Sa Channel 5. Ah, nagtaksil yung asawa ko. Pupunta ako kay Tulpo. Sige, i-broadcast na natin yung napakahirap po, huwag niyo pong gagawin yun, Tumawag kayo, kung kayo may problema sa relationship, tumawag kayo ng mga counselors, yung mga leader nyo na magpapayo, huwag niyong i-broadcast. Tandaan po natin, ang mag-asawang lalaki at babae, magkakampi kayo. Tapos ngayon, i-broadcast nyo doon, halimbawa lang sa programa ng Tulpo, di ba? Imbis na magkakabati kayo, lalong lumalaki yung, kung kukuha kayo ng third party, yung talagang pag-aayusin kayo. Kaya minsan, di ba, sa barangay, kadalasan, mga ganyan. Pero, ipaglaban natin. Kasi may sumpahan tayo sa asawa natin. Yung mga nakikita natin, marami akong
nakilala na, na mga tumanda ng mga couple, tanungin niyo yung kwento nila. Meron din sila mga struggles. Di ba, hanga-hanga tayo, mga 70 years old, 80 years old, sila pa rin nag-holding hands. Tanungin mo yung kwento nila. Dumating din sila sa punto na parang gusto na nila maghiwalay. Siguro naiintindihan ng mga ano na rito, yung mga veterans na dito, na mga nanay at mga tatay. Di ba, dumating din sa punto na ang buhay natin na parang gusto natin maghiwalay, pero nung tumatanda na tayo dun, doon na yung talaga yung love eh, yung wala nang ano, yung parang wala nang physical, pero more on emotional and intimacy na talaga yung companionship, pero ando doon yung love. Ganun po, ipaglaban natin, sa kaya payo natin sa mga ano married couples, ipaglaban natin ang pag-ibig. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Kapag may pag-ibig, ipaglaban mo. Yan. Sabi dito, sa verse 2, kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150. Oh. Kilong sibada. Di ko alam kung ano katumbos nito. Tatandaan po natin, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin, binili niya tayo. Ano sabi sa Bible? Sa napakataas na halaga. Kasi dugo ang pinangbayad. Kaya kung mapapansin po natin, sa English, ang katumbas, isa sa mga katumbas sa salita sa English ng salvation or pagliligtas ng Diyos ay redemption. Ano ba yung redemption? Sa Tagalog, pagtutubos. Kadalasan saan natin ginagamit ang salitang tubos? Nagsasanla ka. Di ba? Meron kang gamit. Okay. Isasanla mo. Tapos tutubusin mo na. Parang ganito po yung story. Ang kaibahan lang nito, halimbawa, meron kang bisikleta, ninakaw yung bisikleta mo. Tapos nakita mo, binibenta na doon. So kahit nasa iyo yung bisikleta, dahil nandoon na siya sa bentahan, ngayon, babayaran mo. Kasi kung wala kang namang patunay na bisikleta mo yun, mahirap eh. Mahirap, di ba mahirap na ano? Kailangan meron kang palatandaan eh. Meron kang mga dokumento, meron kang mga picture. Pero nung unang panahon, ganyan. Ninakaw, nakita mo yung bisikleta mo doon. Kahit pag-aari mo yun, tutubusin mo yun o bibilin mo yung bisikleta na yun para mapabalik sa'yo. Ganon din po. Nilikha tayo ng ating Diyos. Pero dahil nagkasala tayo, binili niya tayo sa mataas na halaga. Tayo ay sa Diyos. Pero napalayo tayo dahil sa ating kasalanan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, niredeem niya tayo. Tinubos niya tayo. Sabi pa dito, Hosea chapter 3 verse 2, verse 5. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. So ang pag-ibig ng Diyos ay nagre-restore. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. So makikita natin dito sa ano picture, may picture dito 'yan, 'no. Oh. 'Di ba? Tatandaan po natin. Kinumpara yung pag-ibig na sa atin ng Diyos sa Universal Church sa marriage. 'Di ba si Jesus Christ yung asawang lalaki, tayo yung babae. Sa Ephesians chapter 5 makikita natin 'yan eh. Pinicture out dito yung dinescribe yung love sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kasal. We are the bride, 'di ba? Yung church, yung bride of Christ. Kasal, nagtaksil. Tayo may mga pagtataksil tayo sa Panginoong Diyos eh. Pero restoration. Meron na ba dito na minsan napalayo na sa Panginoon pero nanumbalik? Masarap pong pakinggan yung mga ganong story. Marami tayong halimbawa niya pero personal na kasi yun, hindi natin pwede ikwento. So, merong covenant, tapos merong idolatry pa rin na nangyayari. Ganun din. Nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ, tatandaan po natin, pumasok po tayo sa isang covenant. Ano yung covenant na yon? Tinanggap natin siya bilang Panginoon. Yan. Hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, tinanggap natin siya bilang Panginoon. Ang ibig sabihin, sisikapin natin na siya yung masusunod sa buhay natin. Pero, alam na po natin, maraming beses sumusuway po tayo sa covenant na yon. Kaya napakahalaga, i-renew natin. Renew yung covenant natin. Kaya napakahalaga araw-araw nananalangin tayo, Lord, tulungan mo ko na magbago ang puso ko. Lord, tulungan mo ko na mahalin ka. Dahil sa ganang sarili lang po talaga natin, medyo mahihirapan po talaga tayo. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. At syempre, yung talagang desidido tayo na mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, nihiling ko ang lahat na tumayo at awitin natin yung kantang Amazing Love. Naway pagkatapos lahat ng narinig natin,
yung love ay maging pinagmumula ng lahat. Yung love, yung maging reason kung bakit tayo sumasamba. Balikan nyo yung mga times na naramdaman nyo talaga na minahal kayo ng Panginoong Diyos. Lagi nating babalikan yun. Minsan nanonood ako nung yung dati, yung Passion of the Christ. Iba nakakaiyak naman talaga yung ano. Yung iba hindi nila kayang panoorin yun eh. Pero kung titignan nyo yung history, ganun talaga yung itsura. Babasahin yung Isaiah 53. Sabi sa description, ano yung magiging itsura ng tagapagligtas natin? Hindi na siya makilala. Tao pa ba yan? Ganon katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, inihiling ko na lahat ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Pwede ba tayo magkaroon ng kanya-kanyang panalangin na ipanalangin natin sa Panginoong Diyos? Unang-uni, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang natin, sa lahat ng mga sadyang pagsuway natin sa ating Panginoong Diyos. So, I'll give you the time to pray, to renew our covenant, covenant of love to our Lord. Let us pray, kanya-kanya tayo, mga kapamuso. Salamat o Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay napakadakila, Panginoon. Katulad po ng sinabi sa Ephesians chapter 3, dalangin namin, Panginoon, na maunawaan namin kung gaano kalawak, kataas, kahaba, kalalim, Panginoon, ang pag-ibig mo. At ang pag-ibig na ito, Panginoon, yung mag-overwhelm sa puso namin, Panginoon, upang ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay maipamalas namin para sa iyo, maipamalas namin sa aming kapwa. Panginoong Diyos, pinapaalala mo sa amin, sinabi sa Revelations, nais mong muli maramdaman mula sa amin yung init, tamis ng unang pag-ibig. First love. Father God, salamat o Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga pagkukulang namin, yung love mo ay hindi nagbabago. Yung love mo ay laging nananatili, Panginoong Diyos. Help us, Father God. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Amen. I'm forgiven. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know is true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me.
because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus. You. Hallelujah, Jesus. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Salamat po, Panginoong Diyos, sa amazing love na pinadama niyo po sa amin. At hanggang ngayon, Panginoon, ay nararanasan namin ito. Kaya, Panginoong Diyos, ang love mo ang magiging source din, Panginoong Diyos, ng aming inspiration, kalakasan, Panginoong Diyos. Knowing the truth that we have a powerful God who loves us. Na anuman, Panginoon, yung mga questions namin sa future namin, Panginoon, yung mga pangarap namin, Panginoon, maaaring pumalpak, hindi na ayon sa plano mo. Lord God, isang katotohanan na bibigay sa amin ng kapayapaan na mahal kami ng aming Diyos. Salamat o, Panginoon, dahil walang makakahadlang sa pag-ibig mo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat. Sa
ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang mga pagpapala at pagliligtas na nagmumula sa ating Panginoong Hesus, ang pagkikipisan, kaaliwan ng Banal na Espiritu ay sumating lahat upang balik natin ang pag-ibig na ito sa Kanya at sa ating kapwa. Lahat tayo magwika ng Amen. Amen.